And these things hast thou hid in thine heart. I know that this is with thee. If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from my iniquity. If I be wicked, woe unto me, and if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion, therefore see thou mine affliction. For if in prison thou huntest me as a fierce lion, and again thou showest thyself marvelous upon me. Thou renewest thy witnesses against me, and increaseth thine indignation upon me. Changes and war are against me. Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh, that I have given up the ghost, and no eyes have seen. I should have been as though I had not been. I should have been carried from the womb to the grave. Are not my days few? Cease then, and let me alone, that I may take comfort a little. But I go whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death. Sabay-sabay. A land of darkness as darkness itself, and of the shadows of death, without any order, and where the light is as darkness. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again. Pag-aaralan namin. Tuloy namin ang series, Panginoon. I pray, Panginoon, na medyo ibang bagay dito, Panginoon, na hindi ganun kadali mo nawain. So, we ask na kayo po ang magturo sa amin. Mag-open ang aming mata, ang aming understanding, Panginoon. Maintindihan namin dapat din nandito, Lord, yung mga katisuran na hindi magiging katisuran, Panginoon, na paliwanag. At maintindihan namin yung pinagdadaanan ni Job, therefore, yung ibang mga salita niya, inaccurate or even sinful, Panginoon. So, I pray kayo po magpaunawa at maggabay. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Mga po na po. Pagod na ako. May utak po ba kayo? Tira? Ilang ano na lang? Ilang percent na lang? Okay, tuloy po natin ating series, Job. Title po nito is, I Will Snane. I Will Leave My Complaint Upon Myself. Okay? Chapter 10 ng Job, I Will Leave My Complaint Upon Myself. Sa Tagalog, iwanan ko na yung aking reklamo sa aking sarili. Okay, so bakit yan ang title? Paliwanag ko na lang agad. Pero bago pala yan, reviewin po natin kasi medyo matagal tayo din nag-Job. Pero ang Job po ay interesting kung alam natin yung context. And then, inintindi natin, no? So, kung naalala nyo, Job chapter 1, salusod lang po ito, ang title lang ng Perfect and Upright. Of course, dinescribe kung anong klaseng tao si Job. Siya ay perfect nga, upright, matured, matuwid. Okay? Pero hindi naman sinless. Okay? Mamaya, makikita nga natin yung mali niya dito eh. And then, sabi niya dito sa chapter 2, ang title natin is, Shall We Not Receive Evil? Of course, ito kasi yung, tawag dito, sorry. Dialogue niya with his wife. Okay? And ang pangatlo, Job 3, The Thing That I Greatly Feared. So, dumating yung mga yung bagay na pinagkakatakot niya, magitiwala siya sa Diyos. Kaso, posibleng mangyari siya yun kahit sa mga godly people. Amen? Subukin ka ng Diyos na santindi. Okay? And then, chapter 4, They Die Without Wisdom. Yung po yung unang speech, answer ni Eliphaz. Then, nag-continue siya sa chapter 5. And then, ang title natin is Come to Thy Grave in a Full Age. So, parang inaasa na si Job. Kasi yung pag namatay ka po nung ikaw ay matanda na ka namatay at syempre yung mga taon mo ay puno na pagpapala, maganda yun, blessing yun. So, kaya tinatanong niya dyan na kung naalala niyo pa. Anyway, sa Job 6, pity should be showed from his friend. Okay, so again, maraming tama yung mga kaibigan niya pero mali yung application sa kanya. Bakit siya tinutuligsa? Samantalang wala naman talagang wala siyang kasalanan. May kasalanan siya pero hindi yung kasalanan niya na pinatusahan siya ng Diyos ng ganong katindi dahil sa kasalanan niya. Wala pong ganon. Malinaw po yun. At makikita natin yan sa huli ng book. Pero, kaya sabi ni ano dito, ni Job dito, dapat yung mga kaibigan po natin ay naawa sa atin. Okay? Magpakita man kayo ng konsiderasyon. Sabi dito, pity. And then, Job 7, ang tawag dito na ang title natin is Why Dost Thou Not Pardon My Transgression? And then Job 8, That God Pervert Judgment. Okay? Nagkakamali bang Diyos sa paghuhusga? Ganyan.
Then last time, but how shall man be just with God? Ito po yung si Job na nagsabi, no? So, in-explore po natin last sa chapter 9. Actually, yung tema lang dito, si Job, sinabi niya, baga nagsasearch siya kasi ng sagot sa Diyos na dahil niya dinadanas niya yung kanyang problema, ano ba ang Diyos? Diba? Kaya binanggit niya dito po magandang bagay about God. Actually, yung mga matitinding bagay na Diyos lang ang gumagawa. Okay? Isa sa mga ano, sino ba nagtatanggal ng bundok? So, wala namang iba kundi ang Diyos. Sino ba yung nagkukumad ng ano, earthquake? Yeah. Sino nagkukumad sa sun, stars? Ang Diyos lahat yan eh. So, ibig sabihin, hindi lang basta mali, talagang hindi tama na mag-ano tayo sa Diyos, na magreklamo tayo sa Diyos. Parang gano'n. Pero, yun nga ang problema sa Job 10 ngayon, dito na tayo, parang gano'n yung gagawin niya, magtatanong siya sa Diyos. At sasabihin ko na sa inyo agad, in a way, normal sa atin nagtatanong. Pero pag ang Diyos na tinatanong mo, parang nagdududa ka sa katuwiran ng Diyos na mabuti ba siya o matino ba siya ang Diyos. Pag tinatanong nyo na sarili nyo, mali na agad kayo. Kasi siya yung pinaka-standard eh. Siya ang gumawa ng lahat, nagpaumpisa ng lahat. Parang for example, kanina si Brother James. Sabagay, si Brother James, mag-Bible quiz lang siya, di ba? Pero pag may ganyan tayong mga activity, kahit sa basketball, may referee. So, siya yung may final say dyan. Doon minsan, nag-ano ako. Pero pag sinet niya yun, siya yung nagtanong. Siya yung nagsabi sa inyo, yung tanong. Yun na yun. Okay, wala na sa mga na loob. So, sa buhay natin, ganun din. Eh, kung pinanganak kang, alala ko si Pastor eh, kasi yun laging, hindi na reklamo, pero nasabi yun lagi, ang liit ko eh. Parang ganun eh. Kahit ayun si Pastor, dito. Di ba? Nung tumayo siya dito eh, wala pa nga ito eh. Mas mababa pa yun ano. Ngayon lang yun. Oh. So, lagi niya na ano yun. Kasi nga, kasi tatanong siya, pwede naman yung iba, tangka, yung iba. Ba't ako ganyan? O iba naman sa atin? Ano pa? Tanong niyo sa buhay niyo. Huwag niyo tatanong yung Diyos as if parang mali siya. Ang itanong niyo, bakit ako ginawa ng Diyos na ganito? Ano kayong dahilan? So, pero yung consideration niyo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nakakalam lahat, wala lang tayong magagawa kung sakaling kung anong gawin niya sa atin. And so, ano yung action dapat natin? Hindi tayo maniniisi. Hindi tayo magiging bitter sa Diyos at sa buhay. Okay? Kasi ang buhay, binigay sa'yo. Wala kang buhay. Hindi ka rin magtatanong. Kasi wala kang buhay eh. So, sana nakuha niyo yun. Sinabi kong yun. So, parang ganito po yung yun na yung pinaka-tema ng chapter. Pero isa-isayin natin para madalong maramdaman natin. So, kung napansin nyo, ganito lagi yung ano ng Job. Ulitin ko ha. Chapter 9, parang pinuri niya ang Diyos kasi ang Diyos ang pinakadakila sa lahat. Pero dito, tatanungin niyo na ang Diyos. Magtatanong siya ng mga, again, di natin kayang husgahan si Job in ano exactly yung mga gusto niyang sabihin. Pero nakalagay dito eh. So, I believe, medyo may mali siya dito. Okay? Kaya nga, title ito, doon na tayo sa title. Bakit ang title is, I will leave my complaint upon myself? Kasi yun ang tamang sinabi niya. Kung ginawa lang niya sana yon, okay na. Yun ang totoo. Okay? Actually, pwede mong tingnan dito na siguro sinabi na lang niya to sa sarili niya. Pwede, no? Kung sinabi lang niya sa sarili niya to, hindi na sinabi sa mga kaibigan niya at sa Diyos mismo, okay. Okay? Kaya sabi kasi dito, I will say unto God. So anyway, ulitin natin ha. So sa verse 1, sabi niya, my soul is weary of my life. Sa Tagalog, ayoko na mabuhay. Parang ganon. Dito nga kayong dalawa. Maghiwalay kayo. Sino dalawa dito? Kahit sino? Ikaw na lang, Kenneth. Balong, dito ka sa unahan. Bilis. Okay. And I will leave my soul upon, complaint upon myself. Ibig sabihin, hindi na siya, kumbaga, alam nyo ba yung ano? May mga, ano eh. For example, si sino ka? Julia. Kunwari lang, si Julia, pinagalitan ko. O, Julia! Huwag ka magsuot ng ganyan. Kunwari, ganun, sinabi ko. So, si Julia, mag-iisip ngayon, ay, sinabihan ako. Hindi nag-reklamo dyan. Ah, gusto ko to eh, ganyan eh. So, pwede niyang, dalawang bagay pwede niyang gawin. Pwede siyang mag-complain lang sarili niya. Ay, dapat ganyan. Pero pwede niyang sabihin din sa iba. Alam mo si Pasto, ito sinabi sa akin na, can you believe it? Ito sinabi niya. Oo, ganun. Talagang ganun.
Oo nga. So ano yung, may pagkakaiba ba yun? Yung sinabi niya, okay. So yun lang gusto ko sabihin actually dito sa chapter na to. Minsan, yes, understandable, may meron tayong palagay na mali ibang tao even. At lalo ang Diyos. So minsan may ganun tayong isip, may ganun tayong pagpapalagay. Pero ang the best mong gawin kung talagang bakit hindi maintindihan at pag sinabi mo, alam mo naman katulad niya, magreklamo ka ba sa Diyos? So mali na agad, di ba? So sarilinin mo na lang. Yan. So may rinig nyo lagi yan. Kahit nasan kayo pag hindi na kaya kayong paliwanagan or yung ibang tao, ano, nagreklamo ka, eh, hindi ko rin kayang aralin na lahat ng pinagdaanan mo. Tumahimik ka na lang, sarilinin mo na lang. May mga time po na maganda yung ganun. Okay? So kaya yun. Kamusta tayo? Hindi, isa-isay natin yung mga sasabihin. Either sasabihin niya to sa ibang tao or sa Diyos kasi naka-address to sa Diyos eh. Or pwedeng sa sarili niya na pero ito'y nasa isip niya. Okay? Whatever the case may be, pag-aralan natin isa-isa. May mali siya dito ang iniisip. Hindi na mapansinan dito. Okay, sabi niya dyan, bago magto, sabi niya, I will speak in the bitterness of my soul. So, again, yung nararamdaman niya ay nga, bitter. Sabihin, galit siya, may pagkagalit, may tampo siya. So, maintindihan natin bakit. Kung naalala niyo yung context nito, ha? So, wala siyang ginagawa masama na deserving siya ng kahit anong matinding punishment, wala eh. Pero inalaw ng Diyos. So, magagalit ka ba pag ganon? Una, si Balong, napakabait. Nag-aaral lang mabuti. Magalang. Matalino. Sumusunod. Ang bilis pa. Pag sinabi, huwag ka dyan. Opo, opo, opo. O, gawin mo ito. Opo, ito. Tapos na po. Marami lang, ganon si Balong. Tapos biglang papaluin pa siya. Hindi mo siya masisisi na mag ano siya na magkaroon siya ng sama ng loob, tampo, di ba? Even galit eh. Kaya sabi dito, bitter siya. So ito na ngayon yung iniisip niya. Sabi, I will say unto God. Ano niya sabi sa Diyos? Do not condemn me. Mali na agad, di ba? Pero ayun nga ang sinararamdaman niya. Hindi niya alam naman yung nangyari in the background eh. Kung hindi niyo pa naalala, again, yung background nito, si ang Diyos ay binibida si Job kay Satanas. Satanas naman, siyempre, Satanas yun, loko-loko yun. So, sinusubok niya ngayon ang Diyos, tsaka si Job, gusto niya, gigil na gigil siya sa mga taong righteous, alam niyo ba yun? So, kaya nag-iisip siya, ano kaya matitira to? Kaya, sinubok niya ngayon, ang Diyos naman inalaw. Kung hindi inalaw ng Diyos yun, walang mangyayari kayo. Hindi niya pwedeng saktan, hindi pwede saktan ni Satanas yung tao, okay? Sa kaysa si Job. Hindi mangyayari. Pero inalaw ng Diyos. So may dahilan din yon. At malalaman natin the end of the book. Okay? So kaya ngayon, nagsasabi si Job, huwag mo ngayon condemn, show me wherefore thou contendest with me. Sa Tagalog, sabihin mo sa akin, bakit mo ako kinakalaban? Intindi, di ba? So again, hindi ko sinasabing mali yung attitude, maling-mali yung attitude niya, Job ha. Pwede kasi yung minsan yung mga salita is nilalagay mo dyan o sinasabi mo, lalo sa mga ito sa written form, para lang maintindihan ang bumabasa yung nararamdaman niya. Pwede ganun ha, hindi ko sinabing sobrang mali yung attitude Job. Pero definitely may mali dito, okay? Kasi kung naintindihan niya na ang Diyos, actually pwede nga siyang, yun nga, gawin niya yung verse 1. Okay, ganito na lang ako. Hindi na ako magsalita, tatanungin ko pa ang Diyos. Okay? Tuloy natin. Is it good unto thee that thou shouldest oppress? So, nag-utaan mo siya. Maganda ba? Tama ba? Na ikaw ay nang nananakit? Matindi, di ba? That thou shouldest despise the work of thine hands? Sino bang gumawa sa akin? Ikaw gumawa sa akin eh. Bakit mo ako? And shine upon the counsel of the wicked? Napansin niyo yun, hindi niya alam yung background na Satanas andun, pero alam niya yun. So alam niya nang sinunod ng Diyos yung sinabi ni Satanas. So sabi niya, tama ba yan? Tuloy lang natin. Has thou eyes of flesh? Ibig sabihin niyan, parang tayo kasi nagkakamali, parang yung nakita ko sa, again, sa newsfeed ko. Parang si James na tayo, nag-lay up siya, ang linaw, Paul na Paul eh. Tumunog pa siguro yun. Walang tawag. Galit na galit. Tapos yung kasama naman niya, na-videoan po. Sabi nung, oh, ito rin po, ito yung na-video. Technical ka.
Ang tao po nagkakamali, di ba? Kasi yung camera nakuha, ano, pero yung referee, alam ka namang di naman siya, alam, di naman siya, ano, di ba? Wala naman siya mata sa lahat ng ano. Ngayon, minsan kasi ni-review, hindi ko alam pag ni-review, pag ano lang, very crucial, di ba? Pag napituhan. Hindi, alam ko minsan yung tawag, di naman nire-review lahat, di ba? Ang nire-review, pag crucial na, ilang seconds, ganyan, di ba? Pag napituhan. Pag maling pito. Ah, ganun. Okay, kami alam yan eh. Pero gusto ko sabihin dito, yung tao pumapalya. Ang tama doon dapat tinawagan kasi wala. Naitindihan mo mag-basketball. So dapat may foul. Kala ko walang foul kasi referee, tao lang. So ginagawa ni Job dito, hindi mo nakita? Hindi ko mahinaba yung mata mo, parang ganun. Kasi alam dapat ng Diyos yung tama. Pero kino-question ngayon yun, nakita mo ba na wala namang ginawa mo sa ginaganyan niya ang Diyos? Okay? Nakuha ba? Or seest thou as man seeth? Ganun din yun. Kung paano ba ang tao makakita, ganun ka lang din ba? Parang ginaganyan niya ang Diyos. No? Are thy days as the days of man? Ibig sabihin, ano, matanda ka na ba? Parang ganun. Kasi ang tao tumatanda, ang Diyos hindi tumatanda. Pero tinatanong ng Job mo yun, yun, matanda ka na ba? Hindi mo nakita? Are you blind? Are thy years as man's day? Ganun din yun, inabilang. Iniba lang. That thou inquirest after my iniquity and searchest after my sin. So ito naman, binalik niya sa parang binabalik niya na, kasi alam niyo ba, ang tao, nakita na ba yung taong matagal na binobrought up pa? Yung kasalanan mo na wala nang effect dapat ngayon, wala na tayong pakinabang bakit binobrought up pa. Ganun po yung mga tao kasi minsan may naramdaman ang gusto makaganti or something. Ang Diyos dapat wala nang ganun kasi nga siya naman nakapangyari sa lahat ng bagay. Parang ganun siya sabi ni Job ngayon dito, ba't tinatanong mo pa yan? At inaalam mo pa yung kasalanan ko, parang ganun. Mabigat, di ba? So medyo nag-aano talaga si Job dito sa Diyos. Parang nangahamon na eh, parang ganun eh. Sunod, thou knowest that I am not wicked. O, alam mo namang di ako wicked eh. There is none that can deliver out of thine hand. Wala namang makakatalo sa iyo eh. Ang gusto mong gawin yan eh. Thine hands have made me and fashioned me together round about, yet thou destroy me. Ikaw gumawa sa akin, ikaw sisira sa akin. Maganda rin yung logic ni Job eh. Kasi nga kung gagawin mo ako ba, kunwari, gagawa ba ako ng, kunwari, ng pulpit, unless may paggagamit ako ng iba, di ba? Pero pag gumawa ko niyan, gagamitin ko yan. Hindi ko sisirain. Okay, okay na ba? Makinis na kasi. Parang, again, medyo OA si Job dito. Pero ganun naramdaman niya, ginawa siya, maayos siya, maayos ang tao. Bandang huli, nagkasakit siya. Yung business niya, inaayos niya para maayos eh. Hindi naman ang ano ng Diyos eh. Nagpalain tayo, pinagpala siya, bandang huli, pinatay. Pati mga anak niya. So, nagtatampo siya sa Diyos. Okay? Huwag niyong gayahin to, ha? Sobra to. Unless ganito yung mangyari sa inyo. Pero hindi mangyayari yun. Hindi ako naniniwala mo, iaalaw ng Diyos yun. Okay? 9. Remember, I beseech thee that thou hast made me as clay, and will thou bring me into dust again? Sa Tagalog, ano pinagkaiba ng dust sa clay? Obviously, para yung may, ano yan, para yung sabi natin, mababang klase ng material. Okay. Pero still, ikaw yung gumawa sa akin, tapos gagawin mo kung parang dust, parang wala nang kwenta, parang inahangin na, di ba? At ang particular na tawag dito sa clay, ginamit po yan sa, kung alam niyo sa Jeremiah. Okay, so ang Diyos kasi, alam niyo yung gumagawa ng clay, paggawa ng special mga pot, di ba? So iniikid dyan, tapos hinuhulma yon. So kung gano'ng kagaling yung paghulma nun, tsaka yung mixture nyo, gano'ng kaganda yung shape. Pag nagkamali yon, ginagawa nung ulit-ulit. Ibig sabihin lang lagi nung ang Diyos ang gumawa, parang clay, talagang siya yung gumawa, forma, design, and then siya yung nag-execute. So, pag dust, parang tapo na. Okay? So, parang kanina din, ginawa ka, tapos sisirain ka rin. Hast thou not poured me out as milk and curdled me like cheese? Na naging pagkain naman.
So, ganun din, ang milk, syempre, ginagather mo, supposedly, nagamitin mo sa magandang bagay. Either inumin mo or what. Yung cheese, ganun din. So, anong pagkakapareho ng milk at saka cheese? Bukod sa pareho masarap. De, yung cheese kasi medyo, ano eh. Yung milk, pinosese yan, syempre, pero mas slow yan. Yung cheese is, ang alam ko dyan is, may sobra-sobra yung milk mo, hindi mo naman kailangan. Yung ginagawa dyan, parang inaano yan eh. Pwede pre-preserve. Iba yung curdled yun, kasi pag sinabing curdled, yung pinapatigas. Ano ba? Baka mali sinasabi ko dito. Yung naalala ko eh. So, yung sabihin nung prinoseso ka pa, ibig sabihin, pinag-aksaya ka ng Diyos ng panahon, tapos sisirain ka. Ganun ba ang Diyos? So, yun ang tanong niya. Okay, tama, no? So, pinatigas. Okay, ganun po ang ano. Kung hindi nyo pa alam, ha, ang cheese na galing sa milk. Tama, mali. Ayan yan. Salamat po. Baka mali ako eh. So, sabihin lang nito, ang Diyos ang gumawa sa akin. Sabi ni Job, ikaw gumawa sa akin eh. Ito pa, thou hast clothed me with skin and flesh. Okay? And hast fenced me with bones and sinews. Okay, sinew pa yan. Pag sinabi yung sinew, is mga litid po yan. Okay, tingnan ko na lang ulit ha. Mga litid. Yan, mga supporting force. Hindi. Ano yan? Wala. Tendon. Yun nga. Ang mga nerves, pwede na daw ganun. Dati. Yun ang, so, basta may mga supporting, ano yan, bones sa muscle, saka sa bones, merong mga sinews. May tawag. Okay? So, alam ko nga, litid yan. Sino mahilig sa litid dito? Ako hindi eh. Ay, masarap yan. Hindi ba yung mga baro? Nasa loob yun eh. Sinew, yung mga, eto, nakikita niya to? Cartilages, saka ito, tendon. So, yung tendon, from skeleton to muscle, okay, anatomy tayo ngayon. Yung, alam ko yung iba, yung cartilage, parang matigas na, hindi, malambot na buto, di ba? So, hindi siya buto, kasi hindi siya ganun katigas, pwede siya kainin. At pag ano, sarap yan, parang sarap gusto kong kumain, no? Yan, cartilage yan. So, ba't natin pinag-aaral anatomy? Ang ibig sabihin, ang Diyos ang lahat, gumawa niyan eh. So, ganun din, parang sinabi nga, ginawa mo ako, ngayon, dinidetalye ng Diyos yan, ikaw ang naglagay ng, una, syempre, buto, so, nilagyan ng cartilage, nilagyan ng flesh, laman, then skin, ibig sabihin, siya lang nag-umpisa, siya yung tumapos. So, alam niya yung, at least alam niya yung part na yun. And thou hast granted me life and favor. So, hindi ka lang nabuo, tapos namatay ka ng baby mo. Hindi rin, pinalaki ka ng Diyos, si Job. And favor, of course, alam niya na yung ganyan kay Job. Mayaman siya po, no? Sikat siya. Ginagalang siya. Okay, tapos na tayo dun. And thy visitation hath preserved my spirit. Oh, tama-tama itong visitation. Nabanggit natin kanina umaga. So, again, ang visitation, hindi laging negative, pero madalas siya negative sa Bible. Ibig sabihin lang, dumating yung Diyos na nag-manifest sa iyo, either kinausap ka or tinuruan ka, basta yung malapit na encounter sa Diyos, yung sabi ng visitation. So either yun nga, pag pinalo ka, ay, pinalo ko ng Diyos, kaya alam mong binisita ka ng Diyos. Pwede rin dito, and the visitation of preserve my life, pwede ganun din na sa pinalo, natuto siya, and therefore, na-preserve siya. Or pwede rin naman na encounter yan sa Diyos na tinuruan siya. Okay, so ba't niya sinasabi ngayon to? Parang kanina, ginawa mo ako, ba't mo ako sisirain? These things hast thou hid in thine heart, I know that this is with thee. Okay? Ano siya sabing these things? Yung mga binanggit na kanina. Lahat yan, alam mo yan, alam mo yan. And I know that this is with thee. So, alam mo nga yan. Yun, alam mo yan, Lord. Mat ganito ang ginagawa mo sa akin ngayon. Ikaw ang gumawa sa akin. At napakaganda. Okay? If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity. Parang tumatama kanina sa Ezekiel, di ba? Ibig sabihin, pag nagkasala ka daw, mamarkahan ka. Ibig sabihin, hindi siya, ang Diyos yung tipong, wala lang, ay, nagkasala, wala lang. Parang wala akong nakita. And thou wilt not acquit me from my iniquity. So, okay, binabalik niya yung katotohanan na wala siyang ginawang kasalanan na deserving na gawin sa kanya yung ginawa sa kanya ng Diyos nung time na to. Okay?
Kasi sabi niya, kung may mali naman ako, di alamin mo yon, di parusahan mo ako. Pero alam ko hindi dapat ganito eh. Masyado matindi to. Kaya sabi niya, if I be wicked, woe unto me, and if I be righteous, yet I will not lift up my head. I am full of confusion, therefore, see thou man of flesh, mga maraming bagay. Isa-isay natin ha. If I be wicked, woe unto me. Okay, kung wicked ako, kawawa ako. Either parusahan mo ako. Kasi, wicked ako eh. Eh, kung righteous ako, obviously, yung katabaliktaran nun, huwag mo ang parusahan. Pero dinuksungan niya na agad, I will not lift up my head. So, hindi siya magmayayabang. Ang ganda ng ano ni Job eh. Parang kumbaga gumagawa siya ng punto sa Diyos na, Lord, di ako dapat maghihirap ng ganito. Amen? And bakit natin pinag-aralan ito, Pastor? Kasi nga, in case na dumating sa buhay niyo yan, wala ka nang natirang drama dyan kasi pinag-aralan na natin eh. Si Job nga eh, nag-undergo siya dito. May mga mali siya, may mga tama siya, may mga bagay na maintindihan mo siya. Pero huwag ka dyan mag-OA, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen? Nakikinig ba kayo? Yung iba, nakikinig. Iba, iwan ko sa inyo. Kaya ngayon, ano daw yun? Di ba nakakalito? Gumawa ko ng mabuti. Ito, ganito yan. Kasi, lalo, sabi sa Bible, minsan yung judgment ay hindi, yung punishment is hindi agad-agad. So, anong tama? Yung nagkasala ka ngayon, tapos paluin ka na ngayon, o saka na? Sige nga, ngayon. Ngayon. Ngayon agad. Ama yan, sinabi rin ng Bible yan. Pero minsan hindi, ganun eh. For example, kunwari, yun na, sino may sinabi ako dito mapaluin ko? Si Aiden. Eh, ang dahil natin ginagawa. Huwag sumunod ka na dito. Ay, ayaw, ang tigas ng ulo. Sabi, mamaya ka sa akin. Diba? Hindi mo si Aiden? So, may mga time na ganun. At din yun, or pwedeng ganito naman. Pwedeng binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon din magsisi, baguhin mo yan, bumawi ka. Ganun din yan. Also, may pagkakataon din po na hindi pwede lang nagmamature ka, tanda mo na, gusto, palo ka lagi. So, ang gagawin ng tatay mo minsan, sino man yan, yung nga, i-delay niya yung parusa para naman, pag ayaw naman kasi kahit ang tatay, ayaw naman gusto, mamalo ng mamalo, di ba? So, biblical din po yan. May mga time na sinasabi ng Bible na ang Diyos mismo ginagawa niya yun. Ang dinedelay niya. Amen? Ngayon, kaya doon nalilito ngayon si Job. Eh, ba't kung papausahan mo? Pausahan mo na ako. For example, nagbibisyo ako dyan, bigyan mo akong sakit. Di ba? O kaya mayroon akong may righteous nation, kanari, na ano yan? Pakitanggal na lang, buds. Yun. Kaya yung mga bata, minsan na mga bata, intindihin nyo rin yung mga nagdidisiplina sa inyo. Kasi may dahilan kung bakit either dinidisiplina kayo agad, o minsan naman, hindi agad. Okay? So, ganun nangyari kay Job. Mas gusto siyang parusahan na lang siya, or kung di siya dapat parusahan, huwag mong parusahan. Kaya litong-litong ngayon si Job. Okay? So, dumadagdag pa yun sa kanyang ano, sa kanyang kalituhan, sa kanyang pighatian ba. Kasi at least kung malinaw eh. Kunwari, ha, kunwari, kukulong ka. Ilang taon po makukulong? 10 taon. Siyempre, maasal ka. Nalungkot ka. Pero at least, nagbibilang ka na after 9 years. Kaya. Eh, paano kung kailan po ko lalaya? Hindi ko pa alam eh. Lilitisin ka pa. Ilang, hindi ko alam kung gano'ng katagal yun. Yung paglilitis. Di ba? Baka ano, baka makalaya ka, baka hindi. Mas nakakasa din ganun, di ba? Ganun si Job eh. Noong time na to, hindi pa sinasabi sa kanya ng Diyos yung mga gusto niya malaman. Mga bata, darating din sa inyo yan. Amen? Yung iba, gusto magkaanak, hindi magkaanak. Yung iba naman, gusto makatao sa buhay, hindi pa matupad. Yung iba naman, nga, mag-aaking kaunti na medyo matinding problema katulad ni Job or definitely hindi worse sa kay Job. Wala na, sabi nga ni Pastor lagi, wala na yung Job, hindi na mangyayari sa'yo to. Sinulat na yan sa Bible para mag-example sa atin. At saka ano to, extreme to si Job eh, napaka-righteous niya, sinubok siya. Para sa atin po actually yan, para matutunan natin. Amen? Hindi tayo magkamali sa ating judgment. Okay. Tuloy, for it increaseth. Ano yung it? Ano yung
Ha? For it increased. Ayan. Affliction. Very good. No? So, gusto niya ganito si Job. Kasi nga, alam na yan, nitindi niya yung sakit niya dito. Nung una siya, namatayan siya, nalugi sa business, nawalan niya kanya. Pero nagkaroon siya ng sakit. Eh, ang matindi sa sakit, buti kung ganyan lang yan. Di, kung ganyan lang kasakit yan, namamanage mo na yan, ini-expect mo na, di ba? Si Pastor, ganun ang reklamo niya kasi parang mas sumasakit daw yung kanyang, ano, daw dumadalas yung atake, kailangan mas malakas na dose ng gamot, mas dumadalas, dati 3 oras, 4 oras ngayon, ano na lang, minsan 2 oras kalahati na lang, tapos mas sumasakit pa. May nakakatakot yung ganun, nakakasal. Ganun si ano, siguro nga, dati nagnanana lang, eh nananga, na-infection pa. Dati, ano lang, mababaw lang, umaabot na sa buto. For example, yun yung infection, di ba? Ganyan yan eh. So, it indeed thou huntest me as a fierce lion. Parang ang pakiramdam niya sa Diyos, parang siyang inahabol, parang siyang lalong inuusig. Kasi nga alam niya eh, kung hindi naman iaalaw ito ng Diyos, hindi mangyayari ito. Kaya nagre-reklamo na siya sa Diyos. Okay, at hindi, no? And again, thou showest thyself marvelous upon me. So, yung sabihin, hindi pa naman, I believe, si Job kasi may pangunawa din. Siguro, nakikita niya yung biyaya ng Diyos, kahit paano. Yun lang, may mga bagay na nakikita pa rin siya na parang pag-asa. Or nakikita niya yung Diyos na siya ay dakila. Tuloy, thou renewest thy witnesses against me and increased thine indignation upon me, changes and war are against me. So, pagpapatuloy lang po ng kanyang, ano no, hirap sa kanya, maghihirap niya. So, ito, yung witnesses against me, parang naranasan ng Panginoon niya, di ba? Naalala si Jesus. Wala siyang mali. Pero bakit ang dami nagagalit sa kanya? Uy, ako din! Inanong din ako niyan. Pero wala. Wala kang ginawa masama doon. Pero sabihin, uy, ako din! Nakisakay lang. Ay, doon nakisakay o nabayaran niyo ng mga Pharisee. Tama? Si Paul din. Naalala si Tertullus. Alala ko tuloy yung pangalan na yun eh. Di ba? Okay, ito pa yun eh. Tama ba siya sabi ko? Baka, alam ko si Tertullus yun, yung inamkilahan pa ng mga Hudyo. Sinong witness? Walang... Nagbabasa pa ba yung Bible? Hindi. Sa first gen yan eh. Alam ko Tertullus yun, yung orator. Anyway, dito ay mo mag-charge yun, magaling magsalita. Ang hirap ng kalaban nung magaling magsalita, di ba? Ikaw, utal-utal ka. Alam mo, hindi ko nung ginawa yan kasi hindi mo madepensa sa sarili mo kasi utal-utal ka. Tapos yung mag-uusig sa magaling magsalita. Kaya sinungaling. So, matindi ang pinagdaan ni Paul, ang Panginoon. Ganun din si Job. So, I believe, ha, isang Panginoon, nakita rin niya to eh. Si Paul, nakita rin niya to eh. Nakita na nangyari na yan kay Job. Pinagtsagaan niya yun. So, ganun din sana tayo, men. Posible po yun. Wala kang ginawa masama, tapos uusigin ka pa. Tama? Tertullus. Anong sabi ko? Tertullus sabi ko. Anyway. So, dumadami pa yung mga witnesses against me, increases the indignation. Ang feeling niya, galit ang Diyos sa kanya. Sumasakit, tapos, parang yung friends niya dati, 3 lang yun, meron pang isa. Eh, ganun eh. Or nung una, hindi na magsalita yung, nakalina tayo, nakailang friends na ba tayo? 2 pa lang, di ba? Mamaya, magkasalita rin yung 3. Uulit pa yun. So, ang feeling mo, pag ikaw yung ando na kailangan mo ng tulong, matindi, parang nag-i-increase. Again, yung sakit, or may umaasa ka ng tulong man lang, or ng pangunawa, hindi na dumating, nagko-compile po yung sakit. Anyway, changes and war against me. Hindi ko maano to, pero obviously, ano lang yan, parang... Parang ganun din, indignation, war. Ibig sabihin, galit pa sa kanya. Wala naman silang maturong kamalian ni Job, kaso galit na galit sila kay Job. At nag-i-increase pa. So, yung changes, siguro ano lang yan. Parang siguro, ina-expect lang niya na yung kaibigan niya, tutulong sa kanya, nagbago. Okay? Basta yun na yun. Wherefore, then hast thou brought me forth out of the womb? Tagalog, bakit mo pa ako pinanganak? Okay, nadaanan natin sa mga ilang passages. Laging ganun ang tanong niya. Ayaw ko nang mabuhay. Dapat namatay na ako. Dapat nga, hindi na ako nabuhay. So, bakit ba ako nabuhay? Oh, that I had given up the ghost and no, I had seen. So, sana namatay na lang ako ng bata ko. Wala nakakita sa akin. Obviously, siya yung nagdadrama, ganyan. Pero, ano naman? Naintindihan naman natin kung bakit.
Next, sabi sa 19, I should have been as though I had not been. Hindi niyo ba yun? Dapat naging ano lang ako, wala. Hindi na ako naging ganito. I should have been carried from the womb to the grave. Yun na nga, parang sinabi rin niya later, parang na, nalaglag na lang siya. Hindi na siya pinanganak. Okay? Nabuhay siya, tapos hindi na siya na pinanganak. Patay agad. Grabe kasi yung nararamdaman niya. Malilito pa siya. Are not my days few? Cease then and let me alone. Sa Diyos siya sinasabi yan, ha? So, meron pa dito mga ganyan, yung... Huwag mo pakilaman! Gusto ko mapag-isa. Sino ba yung kailan lang na ano kong ganyan? Gusto mo pag-isa. Sino sa inyo yung gano'n? Yung pag matindi yung ano ma, may iniisip ka kasi. So, gusto ko naman tulungan ng ibang tao kasi hindi nakakatulong at the moment. So, huwag mo pakialaman. Gusto ko mag-isa. Amen? Gano'n ang ano. Si Job. So, are not my days few. Sabihin lang niya, konti ang aking ano. Hindi mo ba alam na konti lang ang buhay ko? Abayaan mo na ako. Ayan. Parang hintuan mo na ako, tigilan mo na ako. And then, before I go whence, I shall not return. Ito na yung medyo, ano eh. Kaya yung ano ko dito is, ang judgment ko dito, yun nga, pamali na ng mali si Job. Kasi nga, nag-umbay siya ng mali, kinusya niya ang Diyos, and then ang dami pa yung pinagsasabi, hindi na lang siya tumahimik. Kaya may mga sinasabi siya dito, parang mali na eh. Doctrinally, ha. Kaya sabi niya dito, before I go whence, I shall not return. Okay? Even to the land of darkness and the shadow of death. Death lang yun eh. Dapat sinimplihan niya na lang eh. Baka gamitin pa ng mga kulto tong anong aral eh. No? The land of darkness as darkness itself. So napakadilim. Katulad ng dilim ng dilim. And of the shadow of death without any order and where the light is as darkness. Uy, may ilaw din doon. Anong ilaw doon? Black. Nakita pa kayo ng ganon? So obviously, ang dami po ditong ano, ang dami ditong talinhaga, ang dami ditong mga dark saying na sinasabi sa Proverbs. So pero ang pinaka-context niyan, alam natin na hihirapan si Job. Later sa 11, sasagot na naman yung kanyang kaibigan na hindi siya inintindi. So pastor, ba natin pinag-aaralan niya? Pwede ba summarize lang natin, tapusin na natin? Gusto niyo ba? Hindi. Nag-start tayo dyan. Saglit lang po yan. Kaya nga, sinisingin ko lang po ito pag maikli yung message sa morning. Pwede natin ituloy ito. Pero at least, naaalala natin si Job, yung pinagdadaanan niya. Tsaka yung mga wisdom na maaral natin sa book ng Job. Okay? Bakit natin naaral? Kasi may matututunan tayo. Nakasimple yun. At especially, yung mga aral dito, maganda kasi mga may maladaanan ka dito na minsan ngayon siguro hindi mo naintindihan siguro ngayon. Pero pag pinagdaanan mo na kahit hindi exactly kay Job pero medyo parang kay Job lang, mas matalino ka ngayon, di ba? Kasi naalala mo yan, binanggit po si Job sa saan mo siya binanggit? Sa Hebrews. Tingnan natin sa New Testament. Binanggit po siya eh. Ba, tinatambad lang tayo kay Job pero hindi dapat. James lang. Wala ba sa Hebrews? Anyway, yan o. Oh. Ay, basa nyo. Ready, go. Behold. Behold, we found them happy which endure. We have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful, and of tender mercy. Okay, sa Ezekiel ata sinabi si Job, si Daniel. Ano ba yan? Yan, sa Ezekiel nga, di ba? So, ito kasi mga kilala to, si Noah, si Daniel, tsaka si Job. So, paulit-ulit siya sa Ezekiel. Ibig sabihin, kasi matindi yung ano rin sa Ezekiel. Eh. Pero hindi natin, ano, mabilis lang. Ibig sabihin, kilala po si Job. Yun lang gusto ko sabihin. Sa days ni Ezekiel, sinampulan ng Diyos, kahit daw andun sa panahon ni Ezekiel, si Noah, si Job, at si Daniel, kung may sasalba sila, sarili na lang nila may sasalba nila. Kasi grabe na po yung kasalanan ng Israel and Judah ng time na yun. Okay? So, gusto ko lang sabihin,
Si Job kilalang kilala sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Ezekiel, sa panahon ni James. Okay? Balikan natin si James. Binasa ko ba? Binasa nyo, pero hindi ko na ano. No? Ano yung sabi doon? Nakita mo ba yung patience ni Job? So, ibig sabihin, ayun, no, we count them happy which endure. Kung ikaw ngayon, alang kaninang message kanina umaga, sabihin mo, ako, lagi lang naghihirap, tapos yung tatay ko, ganyan pa, yung manay ko, ganyan pa, yung presidente ko, ganyan pa, boss ko, ganyan pa. Alam mo, ikaw lang naghihirap o ganun. Amen? Narinig na natin yung patience ni Job. Hindi lang si Job yung pinagdaanan niya, pero ang binigyan din dito yung patience niya. So, kaya huwag kayong maano, ha? Na ano na ba kayo kay Job? Daanan natin yung kanyang experience. And then, tingnan natin kung may mali siya din mali, tingnan natin yung mangyayari. Kung paano niya in-injure yan. Yan ang sabi dyan, eh, kung ikaw pinagtsatsagaan mo yung pinagdadaanan ngayon, amen? So tayo, mag-5 years na pala tayong church, parang bilis lang. Kasi yun dito nahihirapan sa ministry. Taas kamay, kita nyo na, wala. Pero meron din yan, ako, kaya nga, minsan, ako, inaano kayo, pinapakiramdaman ko kayo. Ayokong, kung mayroon dito dapat mag-sakripisyo, ako yun eh. Pero naramdaman nyo ba yung sakripisyo ko, parang wala. Salamat po. Baka wala eh, minsan. Kasi parang kita nyo, relax lang ako, di ba? Kasi nga, ganyan niya. Kaya tinuturo ko sa inyo, dahil alam nyo rin paano magdala. Hindi yung nasa pulpit ka, iyak ka. Alas magbakawa ka sa member mo. Eh, di lalo nang inay ang mga yan. Imagine nyo, turo kayo ganyan. So, yan. So, yung paces si Job, narinig nila. Sabi dyan, and you've seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and tender mercy. So, yan pong dahilan. Balang inaaral to. Tsagayin natin to. Amen? Sa Job, hanggang kilala natin si Job. Kasi lagi natin, ano, ilang pang chapter to? 40, ano ba to? 2? Sakto, no? Lagi ko kasing sinasabi. Ilang pa tayo? Ayan, so, nasa 10 pa lang tayo. Ha? Pero yung last chapter na, yun yung masaya eh. Hanggang 41, ganyan nga tayo, paikot-ikot na, usap-usap lang yung buhiyan. Pero hindi po inakasawa kasi nga gawin nating memorable, gawin nating educational, ha? At napaimportante po ng aral lang sa Job. So, maranasan din natin yan. I mean, ha? Maintindihan natin at may kilala natin si Job. Magagamit natin sa buhay natin yung kanyang experience, yung mga mali niya, huwag natin gayahin. Yung mga tama niya, yung katulad ng patience niya, sinabi sa James kanina, gayahin natin. Amen? Practice natin yung kanyang patience. Okay, let's pray. Tuloy po natin yan next time. Let's pray. Panginoon, salamat po Lord sa matotoo ni Job, Panginoon. Bagamat dito Lord sa chapter na to, chapter 10, ay kita namin, Panginoon, kung paano siya naapektuhan in a negative way, Panginoon, ng kanyang problema. Siya'y matalino pa, nanatili naman yung kanyang patience. But ando po yung nagtatanong na siya, Panginoon. Siya'y nagiging bitter na rin. Siya, sinabi naman niya yun, but I pray, intindihan po namin, dumating man sa amin, Panginoon, yung ganitong time na kami po yung nahihirapan sa pagsubok, either sa pagsubok o sa pagpapalo niyo, Panginoon, I pray na we do the right thing, Panginoon, to retain our integrity. Kung gano'n naman po na, sa makita naman namin sa ibang tao naman ito, Lord, na parang sila naman po yung ganito, nausubok, or again, pwede pinapalo niyo, Panginoon, gano'n din naman, ang aming wisdom sana, ay, papunta doon, Lord, sa status, Panginoon, na turuan namin sila, Panginoon, or ituro namin sila sa tamang direksyon, Panginoon, hindi yung parang mawalan din yung pag-asa, parang wala kami sagot sa mga nagdadaanan nila, as if hindi namin naaral yung salita, Panginoon. So, I pray na bawat isa, Panginoon, ay may excited sa mga time na may singit namin ang Book of Job sa aming pag-aaral sa Sunday afternoon, Panginoon. So, ilang po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.